para lumakas at may energy, part 1, payo ni Doc Willie Ong. Lahat tayo ay gusto magkaroon ng dagdag lakas at energy para sa ating mga gawain. Hito ang tips para makakuha ng lakas, alamin natin ito. Una, kumain ng almusal na may protina at carbohydrates. Ang carbohydrates ay mula sa tinapay, kanin at gulay. Hindi ito sapat para mapalakas ka. Kailangan may protina din tulad ng gatas, tapa, bangos o scrambled egg. Dahil dito, hindi magandang almusal ang donut, muffin, chocolate, cake o ensaymada lamang. Kumain ng katamtamang tanghalian, ang almusal ay napakahalaga. Pero pagdating sa tanghalian, ay huwag din sa sobra ang kakainin at baka antukin ka. Kung napadami ang kain, maglakad-lakad muna. 3. Mag-ehersisyo ng bahagya. Ang paglalakad ng mabilis ay magandang ehersisyo. Pampagising ito dahil gaganda ang daloy ng dugo sa iyong utak. Ugaliing mag-ehersisyo. 4. Paisa-isa lamang ang trabaho. Huwag gumalaw ng 3 bagay na sabay-sabay. Maubusan ka ng lakas at pasensya. Planuhin ang araw mo. 5. Pumili ng positibong kaibigan. May mga taong maganda ang personalidad at nagbibigay sa atin ng energy. Umiwas sa mga taong depressed, galit sa mundo at mga laging problemado. 6. Subukang isara ang telebisyon at buksan ang libro. May mga pagkakataon na ang telebisyon ay nagpapatamad sa atin. Kung gustong maglibang, magbasa ng libro. Mas nagbibigay ng energy ang pagbabasa ng libro dahil gumagana ang ating imahinasyon. 7. Pakinggan ang iyong katawan. Napakahalagang payo po ito. May mga cycle, circadian rhythms ang ating katawan. May oras na malakas tayo at may oras na mahina tayo. Minsan ay masayahin tayo at minsan ay malungkot naman. Normal lang iyan. Kung pagod ka ay magpahinga na. Huwag nang pilitin ang katawan. 8. Uminom ng multivitamins para sa taong nagdidieta o hindi kumpleto ang pagkain, makatutulong ang pag-inom ng vitamins. Minsan ay kulang tayo sa prutas at gulay. Mapupunuan ng vitamins ang kakulangan ng dieta natin. 9. Ihinto ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Panandalian lang ang sarap na dinudulot ng paninigarilyo. Sa bandang huli, ay talo ka pa dahil masisira ang iyong baga. Kapag nangyari ito, mahihirapan kang kumuha ng oxygen sa katawan. Ang alak naman ay nakababawas din ng energy. May hangover ka pa. 10. Magsabi ng hindi. Ang mga Pinoy ay nahihiyang tumanggi sa kaibigan. Dahil dito, madalas tayong inaabuso. Kahit hindi na kaya ng ating oras, pondo at katawan, ay papayag pa rin tayo sa pinapakiusap sa atin. Mali po ito. Mapupuno ka lang ng gawain at masisira lang ang iyong trabaho. Kapag busy ka, magsabi ng hindi na po kaya, sorry po. Sa susunod, may mga dagdag payo pa para lumakas.